Ruel Reyes po. Ruel. Kasosyo Ruel. Ay, yes, kasosyo. Yun, kasosyo yes, Ruel. Yes, sir. May video ka po? Ah, yes, sir. Saglit lang, sir. Ah, yan. Salamat po, hinintay niyo yung inyong slot. Yung iba, umano na, hindi na nakihintay. Oh, pero po, pasensya po sa iba. Pasensya sa iba. Kasosyo Ruel, tayo, usap tayo. Yan. Nakatulog. Sobrang nawindang ako dito sa grupo natin. Oh, kamusta dyan, Ruel? Asan ka? Abali, nasa bahay na, sir. Pilipinas? Yes, sir. Mm. Anong lagay? So, pinapakilala ko yung aking sarili. Sige. Ako si Ruel Reyes from Pangasinan, sir. Sa Pangasinan? Sa Manawag, sir. Mm, madalas ako dyan, sa Manawag. Sa Mapandan ako madalas noon. Mga 2016, lagi ako Actually, dyan. Actually, sir, taga Mapandan talaga kami. Kaya lang sa ngayon, nakatira ako dito sa Manawag. Sige na, change topic. Kapitahay, lagot ka. Change topic. Oh, sige na, change topic. Baka mamaya nagkakilala na tayo dyan. Oh, sige. Oh, anong problema? Inabahan si kasosyo Arvin. Umakit yung ano ko eh. Dugo ko sa ulo eh. Oh, sige, pass na tayo dyan. Pass. Maliit lang kasi Mapandan eh. Maliit lang eh. Ang kakilala tao dyan. Oh, sige, oh, Ruel, ang lagay. Okay. Actually, siguro mga pangatlong beses ko lang kayong napanood sa YouTube. Mm-hmm. And then, yun, nung nalaman ko na meron tayong ano Zoom meeting na katulad nito, so talagang nag-join ako dahil yung mga bato nyo, ang dami ko natututunan, especially sa akin din na bago-bago pa lang nag-venture sa isang business. Mm-hmm. So ang negosyo ko ay restaurant, Sisling Noypi yung name nito. Mm-hmm. Dahil hindi inaprubahan ng DTI yung Sisling Pinoy. Mm-hmm. So kaya ano sa naging Sisling Noypi. Noypi. So ang ano ko lang sir, bali ni-register ko kasi siya sa DTI. Municipality lang. Mm-mm. Pero nakita ko yung potential ng business na pwede siyang mag-leverage. Mm-mm. So ang tanong ko lang naman is ano, pwede ba na i-leverage ko yung business ko o yung resto ko sa iba't ibang bayan na ang registered sa DTI is ano, municipality. Hindi, kasi tatlo yun eh, municipality, regional, and sa national. National. Mm. Ang so, problema? Ang problema nga sir is ano, ang DTI ko is municipality lang. Teka, ito ah, shoutout sa lahat, no, para sa lahat. Pag nagpa-DTI kayo, konti lang diferensya niyan eh, national yun na kagad. Oh, national sir. Yun na kagad. Ilan na diferensya niyan? 200? Malaki. Parang pa kasi. Ganun. Hindi, kapirang good lang naman, diferensya sir, kasi 2000 yata yung ano eh. 2000 sa national. Pagka national. Para sa akin, i-national nyo na kagad eh. I-national nyo na kagad kasi ganun din eh. Ito eh, siyempre negosyo kayo, palak nyo talagang palakihin yan. Wala naman ng negosyo na ito lang, maliit lang ako. Mm-hmm. Hindi, tayo dito kayo, basta national na kagad. So ang problema ko, paano gagawing national, Ruel? Yes sir, bali, yun nga, kapag ba nag-put up ako ng another list sa ibang bayan, may violation ba ako na ano? Ha, yung technicality kasi actually kaya. Tingin ko pwede kasi maliit yung municipality pero tama ka dun eh. Pag nagparehistro ka sa national, bawa sa NCR ka nagparehistro, tapos dinational mo yun, tingin ko solve na yung problem mo. Pero kinakailangan mo ipasara yan. Ipasara mo yan. Yang, i-close mo yan, DTI mo yan. I-close mo. Yan nga. So paano ko? Ulit eh. Paano ko? Hindi ganun din. Paano mo? Re-register lang sir. Yun na nga eh. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, national yun na kaagad eh. Eh, balik ka lang ng DTI, tapos sa'yo rin kasi naka-reserve yung pangalan na yun. Yung business name registration kasi, nire-reserve sarili mo. So, ikaw lang yung may karapatan dun sa pangalan na yun with a span of years. So, pwede mong ibalik yun at ipa-upscale mo ng national. No, i-amend mo na lang. Pero ganun din, gastos ka din. Oh, di ba? Ang datingan yan, nagbayad ka dun sa pang-municipal na rate, tapos sa national, babayad ka ulit nun. So, dadoble bayad mo. Yun. O nga sir. Pero pag nag-apply ka ng permit sa ibang barangay at sa ibang bayan, hindi tatanggapin. Kasi doon ka naka-register sa... Oh. Ano mo, sa municipality na yun. So, register ka na naman doon. So, national mo na nga. Oh, national na talaga. Bali, ano bang plano mo, Ruel? Ano bang plano mo? Bakit papa-national ka na ba? Lalaki ka na ba? O branch out na ba? Bali kasi sir, ang isa sa... Kaya ko talaga gustong gawin ito dahil nakita ko makakatulong ito ng
malaki. Unang-una sa family namin and then sa iba pa. Kasi nga, nag-start ako ng pagdinegosyo last year lang. During pandemic, sir, na kahit na sa tingin ko ay parang kabaligtaran kasi yung iba nagsasara. Pero ako, by faith, and yun, pinag-pray ko rin talaga na... Nice, lumalakas na, lalo. Yes, sir. And nakita ko naman na ano, na pumalo siya. Kumbaga, yung resto ko is ano, bumebenta naman, sir. And then, yun nga, ang isa sa nakita ko para mas mabilis na lumaki ito is mag-leverage ako. Na kung saan, actually, yung isa sa nagustuhan ko talaga na vlog nyo is yung power of one. So, doon ako nakakonsentrate ngayon na palakihin ito. Kasi nga, isa din sa parang nakita ko, kapag meron kang kakaibang product na wala sa iba, igo mo na, lalo't nakikita mo na ano, na pumapatok naman, kumbaga masarap yung timpla mo at kinakagat ng masa. So yun yung nakikita ko, sir, na ano. Kaya kumbaga sa akin, nakita ko kaagad na kung sa umpisa pa lang national na kaagad yung kinuha ko na permit sa DTI, so wala na akong poproblemahin kasi pwede ko nang i-leverage talaga yung negosyo ko. Kaya nga lang sa ngayon parang yun yung tanong ko, kung sakali bang magtatayo ako sa ibang bayan, like halimbawa sa Mangaldan o kaya sa mga katabi lang dyan. Sa mga katabi lang, sir. So, yun pasok yung... pa rin yata sa municipality, di ba? Nung ano, sir, nung kumuha kasi ako ng DTI, ang sabi sa akin, mapandan nung, ka ano, lang. Mapandan lang. Hindi ka na, tanong mo na lang, actually, punta ka na lang sa DTI, kasosyong Ruel. Kasi sila lang makakasagot din talaga eh. Pero may nagpayo dito, actually may punto, si Roman Essence Rafael. Ano eh, ikorpo mo na, kasi tama nga naman, bawa, nagkamali ka na dyan. Tapos ang purpose lang eh, kasi lalaki ka, kung sure ka naman na talaga, kumikita yung una mong branch, ikorpo mo na, wag mo na muna ng paano yun yan. Saka hindi ka na masisitahin dyan eh. No? Eh kasi ganun din, gagastos ka rin doble pero DTI ka pa rin. Iba kasi yung sole proprietor, yan DTI, sa SEC, sa korporasyon. Kaya iba kasi yun. Kaya punta ka na lang sa DTI, i-national mo yan para tapos na yung agam-agam mo. Kaya yan, tama nga naman si Kasosyon Loan, may edit yan. Kaso yun nga, doble na naman. Kaya yan. Ah, okay. So, punta ka na lang sa DTI. Okay. Asan ba DTI dyan, sa Ordaneta? Hindi, sir. Sa Mangaldan. Sa Mangaldan, meron. Oh, punta ka na lang doon. Merong produkto sa inyo dyan, yung kakaiba sa Mapandan, yung sa tapat ng hospital, malapit sa plaza. Yung kakaiba, yung wala sa Maynila noon eh. Parang balat na. Ano, sir? Parang prito siya eh, na parang lechon din na ano, na kakaiba siya eh, bala sa Maynila eh. Tawag dito. Parang bagnet. Parang bagnet, oh, tama, parang bagnet siya pero gawang Pangasinan yung dali niya. Yun, hindi pa nakarating ng Maynila yun. Yung ewan ko anong bagay yun. Basta sikat yun diyan sa ano, sa mga Pandan. Iba yung luto doon eh. Baka, kaso yung ano, Romel, ayos na. Ano? Baka tapan ng Mangaldan yun, sir. Oh, yun, pero iba tawag nila, iba kasi salita niyo diyan eh, no? Tagal ako dyan sa Pangasinan. Muntik na nga ako magnegosyo dyan eh. Muntik na talaga. Sir. Dito kayo may niligawan, sir, di ba? May minahal tayo dyan, may minahal. Lagi ako dyan. Pero di ko nasasabihin, malamang kilala mo yun eh. Sure ako eh, nararamdaman ko eh. Kilala mo yun. Hindi, sir, hindi. Oh, sige na, change topic. Sige, sir. Okay, ano, Ruel, ayos na tayo, Ruel, ayos na. Okay, sir. Yun lang naman ang agam ko talaga na baka ako may violation ako kapag ginawa ko yun. So, pwede naman pala na ano, ipa-edit sa ano, sa DTI. Pwede. May amendment naman yun. Tama si Kasosyon Loan. Ay, nenegosyo ko dyan sa Pangasinan, no, sa Mangaldan. Noong time na yun, ano, motorcycle shop ang ano ko dyan. Kasi noong time na yun, ano eh, wala pa gaano eh. Tapos kung susupply ako ng motorcycle shop dyan sa ano, bandang Mapandan, bandang yung church, nakalimutan ko, sa Manawag. No? Manawag. Putok. Pero ngayon, putok na rin yung motorcycle shop. Muntik na ako tumira dyan. Muntik na ako bumili lote dyan eh. Mura kasi dyan eh. Pero hindi nagtagumpay. Ano? Hindi nagtagumpay yung ano ko dyan. Minahal mo, Kasosyo, hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Oh. Party lang na nakaraan. Oh, sige na, mamaya makapunta pa tayo sa iba. Nanonood dyan tayo misis ko eh. No? Ati pa yun, bata pa ako. Palo ka mamaya, palo. Oh, sige, Kasosyo Ruel, ha? God bless sa'yo dyan. Sige, sir. Salamat sa advice. Oh, mukhang tapos na tayo.
Oo, kasosyo. Kaya lang may mga gusto pang humabot. Ilan yan? Ilan? Ala, gusto ko pang humabot. Gusto, ako to. Naku, ubus na yung internet ni kasosyong Red eh. Ay, kasosyong Red eh. Ubus na yung internet. Umagal na rin si kasosyong ano, Red. Mag-load kasi. Pwede pang humabot. Mga kasosyo, pasensya na. Pero mapatawad nyo na sana. Kasi pag pinabol ko yung isa lahat, dapat humabol na ulit. Eh. Pwede pa humabol? Wala lang tulogan to sa... Humabol? Pwede bang humabol? Ah, pasensya na po, hindi ko na po mapasingit kasi ano na po first eh. Timer ako, first timer ako, first timer ako. Ilan ba yung gusto humabol? Kasosyo nga, ano, Red? Ako po. Ako po. Nabi po ako ng entrepreneur. Ako po, kasosyo. Ako po, gusto kong humabol.